federalismo at pagsugpo sa krimen sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan lang. Ilan lang yan sa mga isinusulong ng tumatakbo sa pagkapresidente ng Pilipinas, ang alkalde ng lungsod ng Davao, Rodrigo Duterte. Sa kanyang pagsalang po yan kaninang umaga sa DZWE, ikaw na ba, the presidential interview. May mga sinabi rin po si Duterte tungkol sa ilan sa kanyang mga katunggali sa election 2016. At yan ang tinutukan ni Tina Pagaliban Perez. Sa kanyang pag-arap kay Mike Enriquez sa DZWB, ikaw na ba presidential interview, nagbabala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Baka raw mawala sa Pilipinas ang Mindanao kung hindi mareresolba ang problema roon. Federalismo raw at hindi Bangsamoro Basic Law ang nakikita niyang solusyon. They think that itong sa Mindanao is just a matter of law and order. It is not. It is deeply rooted because since the Spaniards, Americans, and until now, the Moro is struggling to establish his identity in his own land. So sinasabi niyo, Mayor, kung mananatili yung present form of government natin, eventually, sa kalaunan, makakahiwa-hiwalay ang Pilipinas? We might lose Mindanao. Inulit din ni Duterte ang pangako niyang susugpuin ang kriminalidad sa loob lang ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang mga kriminal na lalaban sa mga alagad ng batas, mababaril. Ang sasabi ko sa military and the police, if you think that your life is in jeopardy, ang buhay mo mas yung delikado na, shoot. Natanong din siya tungkol sa mga katunggali niya. Pakawala daw kayo ni Vice President Binay. Ano yung sin? Pakawala kayo ni, dao kayo ni Vice Presidente Binay. Kami ang dalawa. Bata kayo ni Vice, hindi bata girl or sweetheart ha, bata-bata daw kayo ni Vice President Binay. Nobody, but nobody can be higher than me. It's only God. I do not sell principles in this planet. Okay. Napansin ko. Hindi ko kaibigan nga si Binay. Nagkwento rin si Duterte na magkasama sila ni LP Presidential Beth Marrojas sa Tacloban matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Marrojas got the scare of his life during the typhoon. When I was there dito, si Mar, parang nagkaroon ng breakdown. Ha? Huh? He was... Bago to ah. Ay, incompetent talaga. Bago, bakit nyo nasabi nagkaroon ng... I was talking to him. Breakdown? Nag-breakdown siya. Pero anong ibig sabihin ng breakdown? Nag-monolog siya. Breakdown is the sense that he was not acting like a person who is in charge of a disaster. Dahil hiwalay sa unang asawa, tinanong si Duterte, sino ang magsisilbing first lady niya? Sino ba daw gusto niyo maging first lady niyo? Para walang gulo, bago na lang. Para walang gulo, si Inday na lang. Bait itong second mga stick wife visit, ko. Stick, ha? O, kung magpayag ang tangano, di... Tag-isang ano na lang sila. Ano? Kwarto dyan. Sinasabi ni Duterte na katoliko siya, pero sa payo raw ng mga pari para siya ay magbago. Sabi ko, Father, if I change my character, I'd rather lose. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.